na talaga naman hindi po natin hawak ang ating signal. So yun. So yung sinasabi ko po kanina na bilang empleyado po ng korte dati at saka SEC, Securities and Exchange Commission po, galing po ako sa head office. So, kanina lang po, meron po akong napanood sa YouTube. I-share po na lang din po. Kanina po, may napanood ako sa YouTube na just today lang din po yon na nagbigay po siya sa dulo ng update tungkol po sa legality natin, sa pagiging legitimate natin. Ay, sabi niya po, we don't have to worry. I mean, we don't have nothing to worry. Nothing to worry about our company. Super legit po siya. Yun po yung natuwa ako kanina. Sabi ko, wow, grabe, ang ganda ng mga nakikita ko at naririnig ko. At yun nga rin po, ako bila pong sa korte, ang karanasan ko po kasi ganito. Yun pong mga nagfa-file ng mga complaint, kasi lahat ay malaya na mag-file ng petition na yung mga iba ay para lamang po pang-akit o pangkot ng attention ng mga iba. Yun yung mga strategy po yan eh. Para lang po mapag-usapan na, uy, si Crowd1 ay ganito, ay scam, ganon. Ganon po siya, hindi lang naman po si Crowd1 ang ginaganyan nila. Marami pong company na ginaganyan. So, ang akin pong karanasan, lahat po kasi na petition na ipinafile sa opisina, wala pong magagawa ang opisina kundi tanggapin. Wala po siyang magagawa kundi tanggapin. At ang first action na gagawin yan ay magbibigay yan ng order, show cause order doon sa ipinapetition nila na halimbawa ang Crowd1 ay illegal o hindi legit. Yan po yung unang pinapadala ng opisina. Naglalabas po yan ng show cause order. Kasabay po nandun yung CDO na tinatawag. Pending investigation of the claim of the petitioner. Ganun lang po yun. So, yan nga po ay parang lumaki lang ng lumaki, nanganak ng nanganak. Alam nyo naman, ang mga Pilipino, lalo na, ika nga ay pagka may inilipat na salita sa iba, nanganganak, nababawasan, ganun lang po yun. At dadating po yung oras talaga dyan, I believe na talagang magbibigay po yan ng magandang resolution, order ng Securities and Exchange Commission na super legit po tayo. Kasi ako lang po, personal ko pong masabi na yung RAK na RAK International Certificate, kaya nga po siya international eh. Kasama po tayo dun. Pilipinas kasama. So, wala pong magagawa si SEC dyan. I-recognize niya po yan. Yan po yung aking personal po na pananaw. So, ituloy ko lang po yung aking ano, nawala na po yung ano, mabutit na ilabas ko na po kasi yung aking ano kanina. So, ganito po uli yun. Yun pong pag ano ko sa Crowd1, December 4. So, araw-araw na po kami nag-uusap ni Pastor Dokdan, minomotivate ako, kinakausap ako, tinuturuan ako hanggang dyan sa nag-sharing kami ng ano sa screen kasi hindi ko po yan alam sa totoo lang. Alam niyo po yung trabaho ko sa korte dati. Isang application lang po ang alam namin. Yun pong Microsoft Word kasi po kulang pa yung oras namin para sa aming trabaho. Wala na kaming oras para mag-research pa doon sa mga ibang application. Kaya ako na po yung tinatawag na teka. teka ate. Yan po ako. So, dito po sa pagdating ko sa Crowd1, alam niyo po, ang dami kong natututunan sa totoo lang. Hanggang ngayon, sabi ni Pastor Dokdan, i-prepare mo na yung ano at mag-present ka na, sabi sa akin. Pastor Dok, hindi ko pa kaya kasi wala po akong alam dyan sa pag-gather ng files. Wala pa, hindi ko pa alam yung papaano yan, ganyan-ganyan. Although, ready na po ako. Ready ko na pong may present yung business. Alam ko na po, may ano na po ako. Meron na po akong nakahandang presentation. Yun lang pong mga files, yung paano yung gumawa ng PowerPoint dyan. Kaya sabi ko, kailangan ko pa ng konting panahon. So ito naman po yung gusto ko pong last na i-share sa inyo. Sabi ko nga, Lord, I believe and I claim na itong Crowd1, binigay mo po sa amin. Sabi ni Pastor Dokdan, nagre-remind siya lagi. Dahil nung December 23 up to January 1, nagbigay po ng special promo ang Crowd1, kung tanda nyo po. Yung promotion, yung Titanium promotion. Ay sabi ko, ay hindi ko na po yan kaya. Sabi ko, pero sabi ko, gusto ko po talaga yan, Pastor. Sabi ko,
Alam niyo po, meron po kasi akong isang minamarket na product na hulugan. Noong December 26, tumawag po yung isang customer ko na sabi niya, ate, dumating yung asawa kong siman. Dumating yung mister ko, nakita niya yung product. Eh sabi niya, bayaran ko na lang daw ng kasat para daw walang sakit ng ulo. Sabi ko, Lord, kalooban mo ba na itong aking ano na ito ay talaga magiging Titan yung pro, ma-upgrade ako? Alam niyo po, ang presyo po noon, yung binayaran sa akin is almost 24,000. So dahil may natira pa akong konti doon sa loan ko, naku, inuna ko na po ang upgrading ko ng Titanium Pro. Grabe, 30,000, 500 euro. Kaya sabi ko ngayon, ang gaan-gaan po yung nung aking pakiramdam dahil sabi ko, wow, kahit na talagang nag-ano kami, struggle po yung aming mga pang-araw-araw. Ito pong tinutuon ko po ito na ito po yung maliwanag po yung nakikita ko dito para sa future namin, future ng mga nandito sa Crowd One. So, sabi ko kunting sakripisyo lang, sabi ko sa family, kunting sakripisyo lang at alam ko may ano po dito, mayroong naka-store para sa atin dito. So again, sabi ko nga po, I'm 58, inaano ko po yan, talagang idinidiin ko yan, I'm 58. In at the age of 60 dapat mag-retire talaga ako. Doon pa lang po ako makakatanggap ng retirement galing po sa gobyerno. Pero yung 2 taon po na pagitan niyan, nakikita ko po, sabi ko nga makakasama na rin po ako sa mission dahil ang puso ko rin po nandoon po yung desire na makatulong po sa mga tao, sa mga kamag-anak, sa mga ano po dito, si Crowd One po talaga yung vessel natin. Maraming salamat at sa susunod po, tayo po lohuli ay magkita-kita. Mga guests, eto na po ang pagkakataon. Nandito na po sa inyong harapan. Huwag niyo na pong pakawalan. Maraming salamat. Glory to God. Thank you po. Grabe yun, Ma'am Agnes. Talaga ang Crowd One nga po ang vessel natin. Kung makalangit na panap na salita, si Jesus Christ po ang ating way para po sa ating kaligtasan. Dito naman po sa lupa, guys, para tayo ay ma-prosper po, no? Si Crowd One po ang vessel. Tama po yun si Ma'am Agnes. Yan po ha, former secretary ng court. At alam, kanina kung inyo pong napakinggan, when it comes po sa legality, wala po tayong dapat ikabahala. Walang-wala po. At yan po, isa na po yung patotoo, guys. Kaya Ma'am Agnes, grabe po talaga. Tunay nga po dito sa Crowd One Team Europe International. Iba't iba po ang ating nakikilala ng mga tao dito. Iba't ibang klaseng mga testimony na kung saan kapag pinaghalo-halo mo na, pinagsama-sama mo na kumbaga ang bawat isa sa atin naging mas more, naging stronger po. At higit sa lahat, ang ating pagiging isang Kristiyano, ang ating relationship kay God. Kasi tayo, naniniwala tayo na itong Crowd One na to, binigay ito sa atin ng Panginoon. Kaya kagaya sa'yo, shout out sa'yo Ma'am Rema, at iyong napakinggan ngayon ang testimony ni Ma'am Agnes kung paano siya nakapag-upgrade ng kanyang package. Ma'am Rema, naniniwala ako, si God ang gagawa ng pamamaraan. Nakikita ng Diyos ang puso ng bawat isa at wala kang pwedeng maitatago sa Panginoon. Sa business, kailangan mo ang Diyos. Hindi ka magtatagumpay kung hindi po ang Panginoon ang kasama mo. So,